Nakatakda ngayong ganapin sa Liwasang Bonifacio ang hashtag SaraResign as DepEd Secretary. Ngayon ngang araw ay magsusuot daw sila ng color pink at color black. Ngunit ang waray na influencer na ito ay nauna na sa Liwasang Bonifacio. Dito ay tila na ikwento ni Waray na karamihan sa mga dadalo para sa VP SaraResign ay mga senior citizen. Dapat nga daw tayo maawa na sa mga senior. Dapat nga daw sila ay nasa bahay na lamang nagpapahinga. At tila nga daw hindi makatarungan na hakutin sila sa kakaunting halaga. May built na naman ang isang Facebook page ng sumusuporta kay Vice President Sara. Dito nga ay inilatag ang mga magagandang nagawa ni VP Sara. Kaya't hindi siya karapat dapat na mag-resign as DepEd Secretary. VP Sara resign? Here are some initiatives that DepEd has begun and provided as of BIR 2024. 1. K-12 pilot testing in 35 schools across the region. Number 2, National Learning Camp. 3, Catch-up Fridays. 4, Senior High School Program Review. 5, Simultaneous Turnover of Completed Last Mile Schools. 6, Classroom Reconstructions. 7, Build 3,637 new classrooms in 2023. 8, Provision of School Internet. 9. Established Calamity Funds for Immediate Financial Assistance for Teachers. 10. Health Insurance for Teachers and Non-Teaching Personnel. 11. Issued Policy for Teaching Overload Pay and Overtime Pay. 12. Increased Cap for Service Credits for 15 days to 30 days. 13. Lessen Administrative Task for Teachers. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Narito ang latest update ng kababayan mismo ni Romualdez na taga Leyte na dating loyalista na talaga namang napalipat na sa mga DDS. Ano kaya ang kaganapan sa kanilang mga pa-hashtag SaraResign? Dahil may VP resign dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, mayroon din po itong katapat na rally para kay VP Sara. Ito naman po ay nasa Bonifacio Shrine. So 2 PM po ang kita-kita doon. Magsisimula po ang programa ng 4 PM. Sa Liwasang Bonifacio po, wala pa po masyadong tao. Ang nandito pa lang po ay mga senior citizen. So sila po yung nauna at saka yung mga organizer. Sila po ang sisigaw ng VP resign. So ngayon, yung mga gustong pumunta rito, yung 31 million sa Liwasang Bonifacio, pumunta na po kayo, parang awa nyo na, para mapuno po itong venue na to. Meron na pong mga nakahandang tubig at damit sa mga magpa-participate ng VP resign. So yung mga gusto naman suportahan si VP Sara ay pumunta po tayo sa Bonifacio Shrine. Magsisimula po ang programa ng 4 PM. So lahat po nagmamahal kay VP Inday at naniniwala sa kanyang posisyon at patuloy po tayong lalabang mga Duterte supporters sa gobyernong ito. Diba? Sa political destabilization nila. So sa lahat po ng mamahal kay VP Inday, share na lang po tayo para makaabot po sa mga gustong humabol dahil Friday naman po ngayon. So sa lahat po nagmamahal sa ating Vice President Bonifacio Shrine sa Maynila po, 4 PM po ang simula ng programa. 3 PM naman dito sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, tignan natin kung sino ba talaga ang mas matatag sa gobyernong ito. Kaya share and comment na guys. Nandito na ako sa Liwasang Bonifacio. Sobrang dami na. Yung 31 million ay mukhang magsisiksikan dito. Alas 12 na pero wala pa rin tao. May mga ilan-ilan dito na kasama sa 31 million na sisigaw ng Sara resign. So guys, update ko kayo. Oh, sobra oh, dami ng tao. Alas 12 na guys. Ayan oh, meron na tayo nakikita na pa ilan-ilan guys.
So meron na ditong ayuda sa tubig. So guys, punta na kayo guys. Sabi ko na yung mga senior po. Ayan guys, so may nakalatag na, isa pa lang, Sarah resign. So guys, follow nyo po ako sa Facebook page ko, Waray Laban. Doon po ako magla-live. So, see you po doon guys. Sabi ni Kuya, magkano ba bayaran ngayon, Yots? Daming addict dyan ngayon. Alam mo, sir, ganito, yung mga pumupunta sa mga ganitong rally na anti versus pro, respeto na lang natin siya. Ayon sa mga na-interview ko dito, malalayong lugar sila. Magkakaiba ng lugar. At ito pa, senior citizen na sila. Respeto na lang. Kung bakit sila nagpunta rito, mayroon man silang mapapala o wala, sisigaw man sila ng BP resign, respeto natin ang pananaw nila. Diba? Nandito ako hindi para mambastos. Nandito ako para mag-obserba. For the content, syempre kasama na yon. Pero hindi po tayo mambabastos ng ibang tao dito. Hindi rin po tayo mag-i-interview ng mga senior citizen or mga dadalo dito dahil respeto natin yon sa mga pananaw at opinion nila. Pero ayon sa mga narinig ko dito sa usap-usapan ng mga senior citizen, bakit ginawa nilang 17 Friday? Kasi pang 17th presidente si PBBM. At 17th din ang araw ng birthday ng bunsong anak ni PBBM. So respeto na lang ha, bayad man sila o hindi, nagpunta sila rito, nagsakripisyo sila dito. So malalayong lugar sila, Cavite, Antipolo, Paranaque, Caloocan at mga senior citizen yung ibang nandito. So respeto na lang po ha. Yan ang pananaw natin. May kanya-kanya tayong paninindigan. So hayaan na lang natin sila. Nagpunta ako dito para mag-observe na sana dumami. Dumami yung sisigaw ng BP resign. Yun lang. At titignan din natin kung makakapunta ako sa kabila doon naman sa Duterte Defenders. Yung mga nagbe-pray at sumusuporta kay BP Sara. Ayan mga idol. Tuloy-tuloy na yung sigaw nila sa Liwasan Bonifacio ng BP resign. At ito ay gagawin ng karamihan ng party list. At sila ay nagkakandak na ng mga pagpupulong. Pero dapat nagpapamerienda kayo. At sana huwag niyong kumbinsihin sa pag-aalsa itong mga senior citizen. Maawa naman kayo mga party list. Diba? Yung dadalhin nyo sa pagsigaw ng BP resign sa Liwasan Bonifacio ay karamihan ay senior citizen. Hindi na kayo naawa dyan sa mga Pilipinong gutom na gusto nyong bayaran para sumigaw ng BP resign. Sa halagang magkano, kakalad ka rin nyo ang ilang matatanda papuntang Liwasan Bonifacio. E sa meeting pa lang nyo, kung ano ang isisigaw, hindi nyo na kayang magpamerienda. Sa narinig ko, anong oras na, sa tagal ng meeting nyo, hindi man lang kayo nagpamerienda. At hindi na rin kayo naawa dyan sa mga Pilipino sa magkanong halaga na ibabayad nyo para sumigaw ng BP resign. So sa lahat ng concern dito, abangan natin ito. Pupunta po ako sa Liwasang Bonifacio ngayong May 17 kung saan nandoon yung mga nahimok ng mga party list at yung mga anti-Duterte na kung saan isisigaw daw nila ang BP resign. Karapatan ba talaga ng mga Pilipino na sabihin na BP resign? Tandaan natin na 32 million ang bumoto kay BP Sara. At maganda ang record niya bilang isa sa kabinete ng gobyernong ito sa DepEd. Isa siya sa pinakamahusay sa history ng Pilipinas na mayroon tayong president, vice president na maayos magtrabaho. Tapos gusto lang hilahin ng mga iilan nito pababa
ang BP natin para sa mga personal interest at political destabilization. BP resign daw, pero ang dadalhin nito ay ang mga senior citizen. Magkano kaya ang bigayan nito para na-convince nila ang ilan sa mga senior citizen para isakripisyo ang kanilang kalusugan sa ganitong panahon na napakainit? Wala kayong mga awa, mga party list. Suportahan niyo po ang aking Facebook page, Waray Laban. Ia-upload ko ang ilan sa mga kaganapan doon sa Liwasang Bonifacio ngayong darating May 17. Kasama na rin po doon ang aking YouTube channel na Waray Laban. Sa lahat ng maabot ng video nito, pa-share, pa-comment na rin kung sino ang makakaabang dito para sa gaganapin daw na pag-aaklas laban kay BP Sara ngayong May 17 sa Liwasang Bonifacio. Magtagumpay kaya ang mga loyalista na ito na anti-Duterte na mapatarsik si Vice President Sara bilang DepEd Secretary tulad ng kanilang ninanais? Magkaroon kaya ng saysay ang kanilang rally na ito? Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.